ang mga senior citizen na mga pensioners ay hindi na talaga makakapaghintay dito sa SSS second tranche 1K increase para sa kanila dahil ilang taon na nila itong hinihintay. Dahil ang laging dinadahilan ng SSS ay ang life insurance fund na maapektuhan kung sakaling maipatupad ang second tranche SSS. Kaya naman, maraming paraan. Narito ang universal pension na dapat ay maisabatas ng ating gobyerno dahil kaya nila magbigay ng pondo para dito sa lahat ng mga senior citizen. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe my channel para maging updated ka sa mga senior citizen headlines na i-upload ko. Marami-rami na akong ibinablog dito sa aking video na kung saan iba't ibang House Bill o Senate Bill ang ipinatutupad dito sa Kongreso at Senado na kung saan ito ay para sa mga senior citizen. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito naisa sa batas. Marami na mga senior citizen ang namatay na at lagi lang umaasa dito sa mga House Bill at Senate Bill dito sa ating gobyerno. Marami na rin mga batas na naisabatas para sa mga senior citizen sa ilalim ng Expanded Senior Citizen Act. Ngunit limitado lamang ang nabibigyan o napapakinabangan ng ating mga senior citizen sa ilalim ng batas na ito. Dahil kung meron bang batas na inaipatupad para sa mga senior citizen kahit sa mga nakaraang administrasyon pa, limitado lang ito at meron pang mga requirements. Katulad na lang sa isang batas ng electricity and water bills 5% para sa mga senior citizen, ito ay naisabatas. Ngunit may mga requirements ito na katumbas kung saan limitado lang ng mga senior citizen ang pwedeng mabigyan nito. Dapat ang mga senior citizen sa kanila nakapangalan ang water bill o electricity bill. At dapat hindi sila bababa sa konsumo na 100 kilowatts hour. Napakahirap na requirements, di ba? Dahil ang ibang mga senior citizen ay nakatira sa kanilang pamilya. Ang ibang mga senior citizen ay nangungupahan lamang. At meron din isang batas na sa ilalim ng Expanded Senior Citizen Act na tinatawag na social pension. Ito ay limitado rin para sa mga senior citizen at hindi lahat. Dahil tanging ang mga indigent senior citizen lamang ang manginginabang at pwede makatanggap ng 500 pesos monthly para dito sa ilalim ng social pension. Hindi kasama dito ang lahat ng mga senior citizen na nakakatanggap ng pension galing sa SSS, GSIS o kahit anong government, private o public sectors. At ngayon naman, sa panahon ng pandemya, meron ding dalawang batas na pinirmahan. Ito ang Bayanihan 1 Law at Bayanihan 2 Law. Lalong-lalo na hindi ito naging patas para sa ating mga senior citizen na may pension. Dahil limitado rin to, hindi lahat ng mga senior citizen ay mabibigyan sa ilalim ng batas ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2. Na kung saan, ang mga senior citizen na may pension ay hindi pwedeng mapasali dito sa SAP 1 at SAP 2 sa ilalim ng batas ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2. At kailan lamang merong pinirmahan na administrative order si Pangulong Duterte para sa lahat ng mga EC, SSS at GSIS pensioners. Ngunit, limitado rin ito, hindi lahat ng mga SSS at GSIS pensioner ay mabibigyan. Ito ay para lamang sa mahigit 32,000 na mga EC o Employee Compensation SSS and GSIS pensioners. Ito ay nakakalungkot dahil ito ay malaking bagay para sa ating mga senior citizen kung matatanggap nila ang 20,000 one-time cash assistance dito sa administrative order na pinirmahan ni Pangulong Duterte noong April 19, 2021. At syempre, pagbigay naman ng ayuda sa inyong mga barangay, hindi na naman napapasama ang ibang mga senior citizen. Gaya nga nasabi natin, laging limitado at hindi para i-coverage ang lahat ng mga senior citizen. Dahil pag nakita ni Kapitan at ng mga barangay official at mga chucho o mga chismosa sa inyong barangay na may bato o dibato ang inyong bahay at may anak ka na nasa abroad, hindi ka isasama sa listahan bilang isang senior citizen para mabigyan ng ayuda. Minsan naman, may tinatawag sa ating mga barangay na palakasan system. Kapag hindi mo binoto si Kapitan nung nakaraang eleksyon at kung hindi mo kasundo ang mga barangay official o si Kapitan, hinding-hindi ka talaga isasama sa mga listahan ng ayuda which is na dapat mapasama ka dahil hindi galing sa kanila ang mga pera o pondo na ipamimigay sa kanilang barangay. Ito ay galing sa mga local government unit. Isipin mo, sa lahat ba ng mga nabanggit natin, isa ka sa mga senior citizen na nakakaranas nito? Talaga naman nakakalungkot. Lalong-lalo na ngayong pandemya, hinding-hindi pwedeng lumabas ang lahat ng mga senior citizen na may edad na 65 years old pataas. E paano na lang kung ikaw ay byudo at byuda na at wala nang kasama sa iyong tirahan at umaasa na lang sa iyong monthly pension. Ngunit ang iyong pension ay 5,000 o 3,000 pababa lamang.
Ano pa ba ang iyong aasahan at lalong-lalo na nagagamit mo ang iyong pension sa iyong maintenance na gamutan? Kaya naman hindi natin masisisi ang ating mga senior citizen na talagang umaasa na na mapatupad ang SSS second tranche 1K increase. Na kung saan hindi pa ito maipatupad dahil dinadahilan lagi ng SSS na maaapektuhan ang life insurance fund ng ahensya. Kung ganito, bakit hindi ipatupad ng ating gobyerno o mga nakaraang administrasyon ang universal social pension na kung saan napakatagal na itong nakabinbin sa Kongreso at Senado? Kung saan napakadami ng mga House Bill at Senate Bill na ipinatutupad dito sa proposed measure ng universal social pension para sa lahat ng mga senior citizen. Na kung saan, sa Senado, sa ilalim ng Senate Bill tungkol sa universal social pension, napakadami ng Senate Bill katulad ng Senate Bill 133, Senate Bill 259, Senate Bill 160, Senate Bill 570, Senate Bill 126. Hindi pa dito ang mga House Bill kasama ang mga House Bill ng mga Kongreso tungkol sa universal social pension. Sa napakadaming House Bill o Senate Bill na ipinatutupad para sa mga senior citizen dito sa ilalim ng Universal Social Pension Bill ay hanggang ngayon wala pang naisa sa batas. Napakadami nito at maraming mga senior citizen na umaasa sa mga naglalabas ng mga video, mga naglalabas ng mga balita na merong mga House Bill na ipinasok ang iba't ibang mga kongresista. Ngunit taon na ang lumipas, hanggang ngayon ay wala pa rin naisa sa batas na kahit isang universal social bill para sa lahat ng mga senior citizen. Malaking tulong ang universal social pension dahil sa ilalim ng mga provision ng iba't ibang Senate Bill at House Bill ay nakalagay dito na lahat ng mga senior citizen ay mabibigyan ng 1,000 pesos kada buwan sa ilalim ng universal social pension bill kahit may pension ka man o wala. Yung ibang mga House Bill at Senate Bill, iba naman ang provision na kung saan pwede naman mapasama ang mga senior citizen na may pension kung ang kanilang pension ay 3,000 pababa o 5,000 pababa. Iba-iba ang mga provision pero sana naman is maisama ang lahat ng mga senior citizen na may pension sa SSS at GSIS. Maganda talaga na maisabatas ang isang universal social pension dahil kung sakaling maisabatas ito, maglalagay na ng pondo kada taon ang ating gobyerno at hindi na pwedeng idahilan na maapektuhan ang pondo ng isang ahensya dahil itong universal social pension ay isang batas na at dapat otomatiko na mapupunduhan ng gobyerno bawat taon para sa lahat ng mga covered ng mga senior citizen. Kung ang ating mga senior citizen ay nagsasawa na sa puro House Bill, Senate Bill na nakikita nila sa mga YouTube, sa mga Facebook, ako rin po nagsasawa na rin po ako magpaliwanag ng mga House Bill dahil hanggang ngayon puro House Bill lang ang mga nangyayari dito para sa ating mga senior citizen. Yung iba lumilipas na ng taon, natatabunan na, at yung iba nagpa-file ng puro House Bill, Senate Bill dahil paparating na ang eleksyon. And then pagkatapos ng eleksyon, wala na. Yung House Bill at Senate Bill hanggang doon na lang hanggang lumipas na. Kaya naman sana may mga tao sa gobyerno na makapansin sa ating mga senior citizen para sa kanilang kapakanan at karapatan at benepisyo na dapat is maibigay sa kanila. Para sa akin, sa dami ko na House Bill o Senate Bill na ibinlag o ginawa ng mga video para sa mga senior citizen, tanging ang universal social pension ang aking gusto para sa ating mga senior citizen. Dahil sa mga provision na ito ay wala na talagang pipiliin ng mga senior citizen. Kahit may mga pension yung mga senior citizen sa SSS at GSIS, mabibigyan sila dito. Kaya naman, sana naman ay madalain na ng ating mga lawmakers, kongresista, senado, ang universal social pension. Sa dami nito sana may isa kayong may isa batas dahil malaking tulong ito para sa lahat ng mga senior citizen. Disclaimer lang po, gaya po ng sabi natin, hindi po tayo sa politika. Dahil ang mga limitadong ayuda, benepisyo o mga House Bill o mga batas na para sa mga senior citizen ay hindi lang sa kasalukuyang administrasyon nararanasan, kundi naranasan na rin ito sa mga nakaraang administrasyon. Kaya naman, nananawagan tayo kay President Rodrigo Duterte o sa mga ibang lawmakers na sana is maisabatas ang universal social pension para sa ating mga senior citizen. Dahil sa makatuwid, tanging si Pangulong Duterte lamang ang may kapangyarihan na magbigay ng batas dito sa universal social pension kung gugustuhin niya o kung gugustuhin ng ating mga lawmakers. Madali itong maisasabatas. Sana po
mapakinggan nyo ang hinaing ng ating mga senior citizen sa pamamagitan ng video na ito. Ito ay para sa lahat ng mga senior citizen na lubos na nakakaranas ng epekto ng pandemya.